Magandang araw po ulit sa inyo, aking mga kaibigan. Narito po na naman ulit ako para maghatid sa inyo ng aking mga lutuin. Ang aking kong gagawin ngayon, bali, ito masarap na sausawan. Masarap na kuulam ng lahat ng uri ng prito, kahit na lechon po. Masarap po itong kaulam. Ang gagawin ko po ngayon ay atsarang labanos. Kakaiba po, kasi usually ang ginagamit po natin sa pag-aatsara ay papaya. Ang gagawin ko po ay labanos na sigurado ko po magugustuhan ninyo ito, dahil to ay may kakaiba pong lasa kesa sa atin sa papaya. Ngayon, papakita ko po sa inyo ang aking mga ingredients. Tapos mamaya, magluluto din po ako ng mackerel. Bali yung mackerel, pinilay ko na. Tapos mamaya, ipipiritos ko para kaulam ng aking atsarang labanos. Ito po mga kaibigan, ang aking mga ingredients. Ito mga kaibigan, meron ako ditong carrots na inad-add ko ng mahahaba. Bali, isang buo yan na carrots na malaki. Tapos, ito po yung aking labanos. Bali, ang labanos ko po, ang ginawa ko dito, inad-add ko rin. Tapos, piniga ko siya para mawala ang tubig-tubig niya. Tapos, hinugasan ko rin po ng may asin para mawala po yung natural na amoy, ng mabawasan po yung amoy ng labanos. Kasi ang labanos po ay may kakaibang bango amoy. Tapos, meron po ako ditong sugar. Bali, isang cup. Tapos, meron ako dito pong bell pepper. Bali, isang buo na ginayat ko ng maliit-liit. Tapos, meron din po ako ditong chili. Bali, ito po, green chili. Isang malaki na maanghang na chili para magbigay ng manamis-namis, maanghang-anghang, maasim-asim, maalat-alat na lasa para maanghang-anghang po. Tapos, meron po ako ditong maraming bawang. Tapos, meron din po ako dito na ginayat na luya. Meron din akong isang kutsarang asin para magbigay po ng alat. Ngayon, ang gagamitin ko po na suka, bali white vinegar. Bali, ang gagamitin ko po dito, bali mga isang tasa. Tapos, dito po, ito yung aking pipirito mamaya na mackerel. Bali, tinanggalan ko siya ng ulo at ng buto. Ipipiritos ko po siya na parang tempura. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo. O sige mga kaibigan, atin na pong haluin ang ating atsarang labanos. Ito po mga kaibigan, meron ako ritong isang mixing bowl na malaki para haluin ang aking mga ingredients. Ngayon mga kaibigan, una ko pong gagawin ay tunawin ang ating asukal sa ating vinegar. Ngayon, meron paglalagay po ako dito ng mga isang cup na 1.5 cup po, bali, para na aking white vinegar. Tapos, arito po ang aking asukal. Para matunaw na po siya. Kasama na ng aking asin na hahaluin. Ngayon, kung gusto po ninyo, eto, bali painitan ang ating suka para madaling matunaw ang asukal. Pwede po. Pero mababawasan po bali ang asin
ng ating suka, bali mag-i-evaporate po. Depende po sa inyo kung gusto ninyo yung ganong proseso. Pero ganito po ang aking gusto para unti-unti lang madissolve ang ating asukal. Ngayon, lalagay ko na po ang ating luya. Ang ating bawang. Tapos ang ating sili. Tapos ito pong ating bell pepper. Lalagay na rin natin. Ngayon, halo-haloin lang po ninyo mga kaibigan para lalong masarap ang ating, para matunaw na maganda ang ating asukal. Tapos, lalagay ko na po ang ating carrots. Tapos, ito na pong ating labanos. Ngayon, ang gagawin ko po dito mga kaibigan, pagkahalo kong ganito, ay ire-rest ko muna siya dito sa aking mixing bowl bago ko siya ilagay sa aking garapon. Ngayon, mga kaibigan, pwede po ninyo itong gawing hanap buhay kung gusto ninyo. Sigurado ko po na magugustuhan ito ng ating mga kababayan na mahilig po sa mga atsara. Mahilig sa marami, sa sausawa na kakaiba. Kaya ang pinapakita ko po sa inyo, pwede niyo itong gawing kabuhayan. Pwede po niyo pang negosyo. Ngayon, ang gagawin ko po mga kaibigan, sisiguraduhin ko lamang sila na halo ng mabuti. Tapos, ngayon, ire-rest ko na lang sila ng mga isang oras para ready for, ilagay na natin sa ating garapon. Kaya pwede rin natin po itong i-storage ng matagal para kung kailangan yung gamitin, magagamit ninyo. O sige mga kaibigan, atin muna itong i-rest. Mamaya naman, magpiperitos tayo ng ating isda para kaulam ng ating atsarang labanos. Eto na mga kaibigan, handa na po nating ilagay sa garapon ang ating atsara na labanos. O sige po, lagay na natin. Eto na mga kaibigan, ready na. Pwede na po ninyong pangkabuhayan, pambenta. Ito naman po mga kaibigan, piperitos na natin ang ating makarel. Para mamaya pagkain natin, may masarap tayong atsara. O sige, piperitos na po natin. Ito na mga kaibigan, luto na ang ating mackerel fillet with pickled radish and carrots. Maraming salamat po mga kaibigan, hanggang sa susunod ko po mga video ulit. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Salamat po. Please share, like, and subscribe. Hanggang sa susunod ko po ulit na mga video. Kain po tayo!